Hello mga katek! And welcome to our vlog! Welcome to my channel ko! Hindi ka pa subscribe, subscribe ka na! I-click notification bell button para update kayo sa panibago ng episode ko. Okay na guys, tara na! Shoutout po kay Reboy Technician, kay Sir Giovanni B. Shoutout po. Shoutout po kay Sir Joey Tech PH. Napasalam po natin at salamat po sa suporta. Shoutout muna tayo sa mga Electronic G-Lab. Salamat po sa suporta nyo. Thank you. Masalim na po kay Sir Giovanni B. Thank you. Shoutout po sa inyo lahat. Okay guys, subscribe din tayo sa mga master natin kay Joy Masay TV. Shoutout Nerds TV, pasyalan po natin. Shoutout kay Dave Electronics Repair, pasyalan natin. Shoutout Green Apple Electronics. Shoutout IQ Tech, pasyalan natin. Shoutout Circuit Base, pasyalan po natin. Ryan Crossit Tech, pasyalan po natin. Shoutout Marco Francis 713 Mix Vlog, pasyalan po natin. Shoutout EdTech PS, pasyalan po natin. Shoutout Basic Bob, pasyalan po natin. Shoutout Compiker 23, pasyalan po natin. Shoutout Shershitech, pasyalan po natin. Okay, shoutout Janong TV Logit. Shoutout Vincent Lien Carbonel. Shoutout Jane Cachola, pasyalan po natin. Okay guys, welcome back sa YouTube channel natin. Ang gagawin natin ngayon guys ay TCL. Ang sira kasi nito ay check natin. Yun eh. May lumalabas sa TCL naman. Yan. Backlight pa rin to ang naging sira. Check na rin natin kung yan tapos. Yan, may nakikita diba? Netflix. Yan. Pakin ito po. Nalang tingin dito Wesley. Ito Wesley. Yan. Yan. O, kita diba? Yan. Okay. Turuan ko na lang kayo kung paano i-repair yung backlight. Yung ginawa natin yung nakaraan, yung pinta natin ng diba yung buong backlight. Pero dito sa ganito, kasi napag-usapan nga namin ng customer, nakasundo naman kami na i-repair na lang namin yung backlight. Turo ko sa inyo kung paano siya walang back job na gawa. Okay? Saka kung paano mga diskarte dun sa pagpapalit ng mga ilaw ng mga LED. Okay? Buksan ko muna. Okay. Ang model pala nito guys, yung ito. Yung model LED32S6201. Yan. Ang smart TV na to. Ang pagbubukas nito guys, parang naituro ko na rin ito yung mga nakaraan, yung pagpalit ng step by step. Halos ganun din to, halos same lang to. Pero mas madali pa nga to kasi may mga scroll lang to dito, mas madaling sungkitin to. No? Okay, yung mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo na lang din sa ano ko, sa channel ko, okay? Okay, nabakasan natin guys na i-testing natin yung mga ilaw kung saan siya nagka-problema. Okay. Dito naman guys, okay naman siya lahat. Ano? Tapos dito, umiilaw lahat. Umiilaw din naman lahat, kaya lang mayroong isang pundi. Pero magtataka ka kung bakit hindi gumana. Dahil yung board niya ay parang kulang yung nade-detect yung board. Kaya sina-shutdown niya rin. Ngayon, mayroong isang pundi. Hindi. Totally. Yan yun. Umiilaw, ibig sabihin yan, short yun. Short yung LED niyan.
shorted siya. Okay? Kaya hindi ma-detect ng board kasi meron siyang kulang na supply na hindi niya ma-detect. Ayan. Kaya ganun na nangyayari. Ngayon dito, okay din siya, oh. Di ba? Ibig sabihin, ito lang yung may problema. Dito, ngayon ang gagawin natin, bakasin ko muna. Guys, bali na bakas na nga natin. Ang gagawin natin dito, guys, ito. Bali, dito siya nagka-problema, no? Pero, mas maganda, palitan na natin lahat yung mga LED para tumagal. Okay, paano natin malalaman yung voltahe? Kasi meron sa mga ganito, may 3 volts, meron din 6 volts. Naituro ko na rin yun. Ito kasi 6 volts na eh. Okay, pagka umilaw ito, ayan, may ilaw na konti. Tapos, pagka nirange ko ng time is 1, hindi nga siya umiilaw, no? Pero pag nirange ko ng time is 10K, yan, umiilaw siya na mahina-mahina. Ayan, umiilaw naman siya. Ibig sabihin yan, 6 volts yan. Naituro ko na rin yan yung mga nakaraan pa. Yung mga hindi pa nakakapanood. Pasyal-pasyal na lang din kayo. Okay, ang gagawin lang natin dito, dahil nga dito siya may problema, tsaka doon. Ito, okay naman, pero pagtanan lang na din natin lahat para tumino. Okay? Ang gagawin lang natin, sinusungkit lang naman din dito ito. Yan. Okay. Mas maganda kasi papalitan. Yan, oh. Yan yung sunog-sunog. Yan, yan, oh. Okay, ganito gagawin natin, ano. Sa ganito kasi, guys, ano eh. Initin ko muna yung soldering iron. Ang gagawin lang natin dito, guys, meron kasi talaga dito yung pagka medyo matatagal na. Pagka ininit natin, halos namumula na to, hindi pa natatanggal, di ba? Minsan ganyan eh, pagka inire-repair lang. Meron din ako ibang discarded doon na mas madali eh. Ang ginagawa ko dyan, dudulugin lang natin tong LED para hindi na natin, wala. Ang gagawin lang natin, babasagin. Okay. Sample na lang natin ang isa para lahat naman natin papalitan. Okay, pag nadurog na yan, okay, nakita niya, nadurog na. Ayun na, nadurog. Ang gagamitin natin dyan, para mas mapabilis. Nahirap kasi yung iinitin pa natin ng ganito muna. Na, sulog na to, sulog na yung board, pulang-pula na. Hindi pa kumakapit. Turuan ko kayo ng mas madali, no? Dahil may pamalit naman tayo, bali 12 piraso naman itong papalitan natin. 12 piraso rin yung ating ano, kaya may extra pa nga tayo, okay? Ang gagawin lang natin dito. Okay. Kailangan din natin ng soldering iron. Dito natin siya kakalasin para mas mabilis. Okay. 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 Pagka na ano na natin. Okay. Yan na. Okay na. Papalit tayo. Okay. Ngayon, ang mangyayari dito, ito yung heating pad natin na ano, homemade, no? Nasa channel ko rin. Promote ko rin ito para hindi na kayo bumibili. Okay? Nasa channel ko, panoorin nyo. Okay. Ang paggamit ngayon nito, dahil nga nabaklas na nga natin, tatapat lang natin. Oh, yan niya. Masyadong kapit na siya. Mabilis. Okay. Merong iba kasi na mahirap to. Kaya,
Turo ko sa inyo yung mas madali, no? Patang natin. Tapat lang natin yung pinaka yon. Okay? May position naman yon. Okay. Natin. Kasi masyado siyang mainit na. Dapat alalay lang din to kasi medyo malutong din siya. Okay. Okay. Pag ito tinanggal natin ng direct ah, mas mapula to. Mas ma parang nagbabrown na siya, yung parang nasusunog na yung board. Okay. Check natin kung okay na. Itong ano, sample ko lang to ah, pero lahat yan papalitan natin. Para mapabilis lang tayo. Ganun din naman yung ano niyan. Okay, check natin kung umilaw na tong isa. Okay. Yun, no? Umilaw na, di ba? Okay, ngayon, ang gagawin natin dito, ganun din yung step, lahat to, baklasin na lang natin. Tapos, palitan ko muna, ha? Okay. Bali, pagka na ikabit na natin, lahat, pagdikit dito, kahit na yung mga sugal lang, lalagyan lang natin yung mga tulo. Huwag naman yung madaming-madami. Okay. Pag nalagyan na, tsaka natin itatapat lang natin. Okay. Tapat. Antayin lang siya matiyo. Okay, ang gagawin lang natin dito guys para hindi siya pagka kasi mali din yung lagay natin yan. Nagkakaroon siya ng pagka lumabas dun sa screen, medyo may patsy-patsy ba. I-testing na lang natin kung pantay yung itong pinaka-ilaw niya, dapat yun lang yung makikita mo. Yun. Ito, hindi pa masyado eh. Dapat tapat. Pag tapat na, yun na yung pinaka-sentro niya. Yan. Dapat sentro, yung pinaka-ilaw. Hindi siya may labas sa konti, di ba? Dapat ito, saktong-sakto. Yan, ganyan dapat ha. Lahat yan, papalitan na natin lahat. Ganyan yung step lang na gagawin natin, okay? Kabit ko muna lahat, okay? Okay guys, kinabit na natin, ano? Testing na natin kung nagtagumpay naman yung gawa natin. Okay. Hindi ko na pinakita lahat kasi isa lang din naman yung step nun. Pag napalitan na natin lahat, yung isa, ganun din yung lahat kasi 12 piraso lang naman yan. Mas madaling magpalit yung ganito kasi 12 piraso lang. Kaya ang pinaka-dabis talaga palitan na. Check natin kung gagana na. Okay. Gumana na guys. Tapos titingnan natin dito kung tama yung kanyang mga liwanag. Okay, dito. Yan, wala naman akong nakikitang yung naka-usli ba? Yung naka-lihis yung ilaw. Dapat pantay lahat para pagka sinarado natin. Tama. Okay, isarado ko lang muna. Okay, check na natin kung okay na. Yun. Okay na guys. Walang patche. Ganun lang yung paggawa sa ano sa mga backlight para iwas backjab tayo.
Isa lang din yung tinuro ko sa inyo para mapabilisan tayo. Ganun din naman yun. Yung mga pagpapalit. Okay.